Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update ng first half ng July, July 1 to 15, 2024. So, if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano makakapag-book for a private reading. So, let's see, Gemini. What's up? Energies coming to you ngayong July 1 to 15. Imam Coeli, root. Pwedeng meron kang babalik ka na hometown. Yung tipong babalik ka sa probinsya, bubisi-bisita lang, no? Meron ka lang, pwedeng meron kang aayusin, pwedeng lupa, properties ng family. Maaring bibisitahin mo yung parents mo kung hindi ka na nakatira sa kanila. O yung mga kamag-anak mo sa province. And this is also your values in your life, no? Yung mga bagay na pinaninindigan mo sa buhay. Pagkakaroon ng pananindigan. May vision, okay. And then, Taurus. Oh, okay. So, yung iba sa inyo, meron kayong mga plano, no? Na gusto nyong ma-achieve para sa family ninyo or para sa sarili mong pangarap, lalo na nung bata ka pa, kung hindi mo pa to na-achieve. Halimbawa, nung bata ka, pangarap mo na maging singer. Kaya lang, nung time na yon hindi siya practical na maging singer. Kaya iba yung landas na tinahak mo. Pero iba sa inyo, babalikan nyo kung ano yung sa tingin nyo na passion ninyo, na sa tingin nyo is ngayon kaya nyo ng panindigan. Oh, diba? Yes, you will cultivate it. Para kang magtatanim. Tapos, in-nurture mo, alagaan mo yung tanim na yon hanggang sa mamunga siya, hanggang sa mamunga siya ng paulit-ulit. Okay? So, let's see your overall energy. The Three of Cups, may celebration, July 1 to 15. Maaring you will also be connecting with a lot of people, bagong mga friends, connections, being part of a community. Your challenge is the Two of Swords. Meron kang major decision making ngayong first half ng July. Ano tong decision making? 11th house. Oh, related talaga sa mga pangarap mo. 11th house is hopes and dreams. And 11th house is also community. So, pwedeng pinag-iisipan mo kung saang grupo ka sasali. Sa sinong grupo yung sasamahan mo. Or, pwede rin may mga iniisip ka ng mga projects related sa pagiging exposed sa social media. You may want to try creating videos or being an influencer, things like that. Pwede yun yung pangarap ninyo, no? Your opportunity is the Chariot. Wow. You have the opportunity to make things happen. Okay? Slowly but surely. As long as willing ka na to do the work, willing ka na gawin yung dapat mong gawin, yung nire-require nung iyong pangarap. And I think ngayong July, mas malakas yung loob mo na i-pursue yung passion mo. Your blessing is, diba, 8 of Pentacles. Speaking of your passion, ano man tong passion mo, lalo na kung inclined ka sa arts, anything creative, artistic, you're going to be more successful in that. Mas magiging blessed ka. Mas marami kang creative ideas. I also see some new beginnings, no? Pwedeng bagong work, bagong career, bagong business for you. Na mas nandoon yung iyong focus, yung attention. Because you want to be successful in that field. Maaring isa rin yan sa pagdedesisyonan mo, no? Kung anong path yung iti-take mo? Kung may babaguhin ka sa situation mo ngayon. So, tignan natin. Money, career, finances for Gemini.
July 1 to 15. 10 of Cups. This is about family, no? Yung iba sa inyo, you are inspired. Ang inspiration yung number one family ninyo. Yung mga taong tinitingala ninyo. Meron kayong mentor, meron kayong trainer, coach. Masasabi ninyong nag-i-inspire sa inyo ngayon to do better in your career. King of Swords can be a Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. No? Pareho nyong air sign. Learning. So, maaring meron kang mga bagong pag-aaralan, matututunan sa isang tao na alam mong magandang respeto mo dahil marami siyang kaalaman na nandun rin yung interest mo. This also can be ano, a family member. Let's say yung tatay mo, nanay mo, no, or lolo mo, meron silang, parang sila yung role model mo, na meron silang may impart na knowledge or skills na pwedeng maipamana sa'yo. Wow! Look at that! There is success in your career, in your finances. Mm. Having that courage, yung passion ninyo. Wow! Ang ganda! Gemini, oh. Jupiter is about expansion, good luck. The planet of good luck. Abundance, prosperity. Yung iba sa inyo talaga may expansion ng learning. Yung iba mag-aaral, magtutuloy ng master's degree, doctorate's degree, or magdadagdag ka ng bagong knowledge, mag-i-improve ka ng skills mo para mas mapaunlad mo yung career mo, yung kabuhayan mo. Nasa love life naman, Two of Cups, the Three of Wands, and the Emperor. So, pwedeng you are dealing with an Aries. Yung iba sa inyo, if you are connecting with someone, no, mas lalong umuunlad yung connection nyo, yung relationship ninyo. Your relationship is growing. Kumbaga, merong certain direction. May direction na pinatutunguhan yung relasyon nyo. Yung iba, kahit na kayo ay long-distance relationship, very strong yung relationship ninyo na kahit malayo kayo sa isa't isa, you still get in touch. Yung parang you are still closely connected with this person. I think kasi pareho kayong seryoso sa relationship na to. You can be dealing with Leo. I think you both have confidence sa isa't isa sa relationship na to. Yun naman importante, confident kayo sa isa't isa. May complexity. Kahit na may challenge, you still remain strong. Mm-mm. Gratitude. Wow. You feel blessed with this relationship. Kasi parang, ano eh, syempre wala namang perfect na relationship. Ang importante dyan is nagkakaintindihan kayo. And kung may challenge man kayong kakaharapin, is pareho nyo ipaglalaban, no? Being in a relationship is a choice. Staying in a relationship is a choice. Loving a person is a choice. So, yung iba sa inyo, you are choosing your person kasi nakikita mo na meron kang future with this person. And I think pareho rin kayong responsible sa relationship ninyo. Okay? And that is what you are thankful for. Na you are with someone na inaalagaan ka. Someone na you can be very proud of. At someone na masaya ka, thankful ka dahil nasa buhay mo siya. Diba? Stars, you can manifest your every wish. So I think this first half ng July, marami ka pang mga plano sa buhay. Marami ka pang gustong ma-achieve. Hindi porket may na-achieve ka na, titigil ka na sa pangangarap. Kumbaga, patuloy lang, no? Kung anong, kumbaga parang one by one, one at a time, no? Na pag-abot sa mga pangarap mo. You can manifest your every wish. Kung talaga lang na gugustuhin mo. And I think, no, tinan mo to, may mga books. Yung manifestation mo kasi is not just about
thinking, hindi mo lang siya naiisip, but you are also studying it, no? Pinag-aaralan mo rin. Paano mo maisa sa katuparan yun? Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye!